YouTube channel. Ayan. Ang gagawin po naman natin ngayon ay tip number 2 ng papapakain sa ating mga manok. So, ituturo ko po sa inyo kung anong klase naman ang pwede natin gamitin na meron tayo dyan sa inyong lugar. So, ito po ay pang number 2 na. So, eto. Tara, samahan nyo ako ha. At tayo ay gagawa ng ipapakain natin sa ating mga manok para makamenos ng ating gastos. So, tara, samahan nyo ako. So, ano ba ang tip number 2? Ang tip number 2 natin ay makikita natin ito sa ating harapan. Ayan, ang ano natin ngayon, papakain natin ay saging. Saging na saba. Hinog na saging na saba. Pwede makakamenos din po kayo dito sa patag. Kasi kumakain sila ng saging na saba. Ayan, nagkakabulo na aking mga manok. Ang gagawin nyo lang po ay babalatan ang saging na saba. Ayan. Ay, magbala tayo ng saging na saba. Napaka-natural po ito. Ayan, gustong-gusto ito ng mga manok. Ayan, galapitan na nga ako ng mga naked na manok. Diyos ko dahil. Ayan. Marami po dito sa aming saging. Ito po ay talagang medyo mura ang saging dito sa amin. So, instead na benta ay pagbili, eh, pakain na lang sa ano. Kasi napakamura po ng saging. Para makamenos na rin tayo sa pakain ng sa ano-ano ng manok. So, ayan. Ito ang tip number 2 po. Ang pagkain ng saging na saba. Pwede po sa lahat ng ano, sa mga native na chicken, ganun. Ito ipapakain ko po sa kabar na manok ko. Ang aking mga bagong baby na mga kabar na manok. Siyang bago kong ano, mga alaga, sa ngayon. Sana man natutunan kayo dito sa ano ko ha, sa vlog ko. Kasi talagang tipid na tipid, matitipid kayo sa pagkain talaga, na pagbili na pagkain ng manok. Ito lang, medyo ano. So, marami naman kasi ganito sa amin dito. Nabalatang hinog na saging, papakain na po natin sa ating mga alagang manok. Ito po, papakain na tayo ng hinog na saging.
simple, di ba? Napakasimple. Inog na saging, nakain din sila. Isang tip po to para makabawas tayo, makamenos sa ating mga binibiling patuka. O diba, nagkakagulo sila. Nakakatuwa sila kasi pag pinuka nila, dinadala nila doon sa parang di sila makagawa. Ganito po ang buhay probinsya, mga guys. Ang buhay ni Ginang Bukit. Ayan. Muula na. Ayan, muula na para diretso pa rin ang pagbablog ni Ginang Bukit. Para may share sa inyo, mga tip. Dito sa probinsya. Naiingit yung nasa kabila. Mamaya sila. Dali, dali. Talagang yung kinakain nila, pag dinuka nila, tinatago nila, parang sila maagawa. Nakakatuwa. Babagsak ko na kasi umuulan na talaga. Nabutan tayo ng pagbuklan na pagsapag na ulan. Kaya yan guys, ha, ang tip number 2 po, itong papapakain ng hilog na saging. Pwede din hilaw na saging. Pwede siyang biyakin mo lang sa gitna, pwede saging na sabat. Ayan. Pero pag mga saging na mga solo lakatan, mas tight nila. Yan ang tip number 2 po, huwag mong kalilimutan, guys. Mabait, diba? Mababait sila, oh. Ganitong klaseng manok, talagang mababait sila. Hindi sila katulad ng native na talagang hindi mo sila malalapitan maano agad. Tumatalon agad sila. Itong mga ito mababait. Pwede mo silang kawakan. Ito ay manok na kaber. Taguan ng iba. Ang dulo-dulo. Tip number 2. So, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon.